Okay, magandang umaga po muli, Kabisera, Santa Maria, Kabisera 8, punong barangay, Christopher Malto. Sir, paunang bati po natin sa ating mga kababayan, particular na po rito sa barangay po ng Kabisera 8. Magandang umaga. Binabati ko po ang aking kabarangayan, Santa Maria, Kabisera 8, City of Ilagan, sa inyong abang lingkod, Christopher Malto. Good morning po sa lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa brigada po. Sir, diretsya na po tayo. Yung mga proyekto at programa po natin, ano na po ba itong mga na-implement at kasalukuyan pong ginagawa? Tulad nga ng sabi ko kanina, sir, inuuna ko po yung mga kailangan dito, yung mga drainage canal po ngayon sa palapit na po ang Tagulan. Kailangan po talaga may maayos at madadaluyan para hindi magkumpul-ngupul at magkakasakit yung mga kabarangay natin pag nagkabaha. At sinusunod na po natin yung mga daanan na maputik pag Tagulan kasi palapit na po talaga ang Tagulan. At yung mga nilalapit po rin natin yung mga kabataan natin at sa mga scholar ng program ng Ilagan at sa probinsya ng Isabela para mas maharap po yung pag-aaral nila. Doon na po sila nakakasentry. Dito po ba sa barangay po ninyo, sir, mga ilang porsyento na lang po ba ito mga ating mga barangay roads na hindi po natatapos? Baka nasa ano na lang po, 20% na lang po at natapos naman po ng aking ama yung mga daanan nun. Bago siya last term is talagang inano niya lahat ng daanan para konti na lang po at maayos dito sa aming barangay. Kahit hindi po ito simentado, passable po ba itong 20% na sinasabi niyo? Yes sir, passable po lahat. Ginawa niya po ng paraan, nag-ano po siya ng mga gravel para madaanan po at maayos yung daan natin kahit out of pocket na po yung pag-rehabilitate niya ng daan at siya na mismo rin po ang nag-drive sa mga heavy equipment na rin po. Sir, kumusta naman po yung ating mga young people o kabataan po ng barangay? May mga out of school youth pa rin po ba tayo dito o lahat po sila nag-aaral na? Nasa 90% na po, 90% po nag-aaral sa atin na tinikahit ko yung iba na mag-aaral na rin para maano nila yung pag-aaral nila at yung future naman nila. Sir, yung ating pong mga city councilor, ating pong mayor, ating vice mayor, kumusta naman po ang suporta natin nila sa ating barangay? Nagpapasalamat po ako sa mga sangguniang pangunsod ng Ilagan, sa pinapangunahan po ni J. Ibson Diaz at sila po ay buong suporta sa barangay ng Santa Maria, lalo sa aking proyekto sa road concreting. Sila po ay nag-donate ng mga semento po para sa daanan. Inaantay ko na lang po yung iba pero papunta na po. Maraming salamat po. Sir, kumusta naman po yung ating pagsisilbi sa mga direktang serbisyo sa ating mga kababayan sa pagbibigay po natin ng mga tulong? Dito po sa amin, sir, is wala namang problema, sir, is mga tao dito. Masipag po at as in wala pong mga problemang nabibigay ang mga kabarangayan. Sila po ay sumusunod sa mga patakar ng barangay at kukunti lang po na talaga nangangailangan sa amin. Yung mga ordinansa po ba ng barangay na naisagawa po noon, kasalukuyan po bang implementasyon? Yes sir, yung mga road clearing, lalo po sa mga ano ni Mayor ngayon, yung aso mo itali mo po at dahil sa mga nakarang ano po is may mga nakagat sa ibang barangay pero mas pinaghigpitan po natin. Kap, siguro wala na po muna kami may tatanong sa inyo. Kap, yung mga hindi po namin naitanong, pwede po ninyong banggitin at bigay na rin po ninyo yung pasasalamat po natin sa ating liderato sa mga tulong po nung nagawa natin at
pasalamatan na rin po ninyo yung ama na dating punong barangay, sapagkat sa ngayon po kasi at least marami po siyang mga proyekto nun na ipinagpapatuloy na lang po ninyo. Pinapasalamatan ko po ang aking ama na si former barangay captain Felix Malto, dahil siya po talaga nagpursing at nag-ayos ng barangay mula 19, hindi ko na malala, pero for almost 38 years siya po nagsilbi dito sa aming barangay. Pinagpapatuloy ko na lang po yung mga project na hindi naman naiwan, pero yung nakikita ko pang pwedeng improve. Yun lang. Sir, maraming salamat po, Kapitan Christopher Malto. Sana sir, lumawig pa po itong mga programa at proyekto po natin, upang sa ganun ay marami po tayong magbibigyan ng servisyo publiko. Thank you very much, sir. Thank you, sir.